So today guys ay 11:11 at ito ang regalo ko sa sarili ko. Dalawang bagong creatures at ito yung kanilang magiging enclosure. So ayan, isang arboreal setup ng mga creatures. So bale, ang labas nito ay sa Sabado or Linggo, which is today din kasi ngayon nyo na pinapanood, di ba? Sabado or Linggo. So yun, check na natin ang laman nito at sana ay all good sila. Nako, mainit-init pa yung heat pack. Actually, parang sobrang init. Sana safe yung mga bagong creatures natin. Ito yung isa. Dalawa. So, ito ang munting regalo ko sa aking sarili. Dalawang Phidippus Regius. Isang sub-adult female, tapos isang sub-adult male. Okay, so check muna natin kung buhay sila. Unahan na natin itong male. Unahan natin. Grabe yung condensation, no, sa loob. Oh. Medyo malakas yung heat pack eh. Ayun, ayun, gumagalaw siya. Ayun, napaka-cute. So yan ang order ko guys, oh. Jumping spider. Ayan, oh, napaka-cute. Oops. Bilis ah. So buhay siya. Dito ka muna boy. Yan, tumatalon-talon na agad. Takpan muna natin. Yan. Minsan napakaliksi, no? Check natin yung female. Maligurado buhay din to. Kung buhay siya, ayun, buhay din. Buti na lang. Yan, so ito yung female. Parang mukhang male din, no? So, buhay din siya. Dito ka muna. Pasok ka muna, girl. Yan. Ang liliksi nila, eh, no? Paka-active. Ang weird ng regalo ko sa sarili ko, eh, no? Jumping spiders. Commonly known as regal jumping spiders. Diyan muna kayo. So, i-discuss lang muna rin itong kanilang enclosures, no? Talagang pang-arboreal setup kasi ang bukasan ay sa gitna. Ayan, no? So, maganda to pang avicularias or Caribbean versicolor ganun kasi lagi silang sa taas nagkasapot eh. So kapag top opening yon, pagbukas mo eh, sira agad yung sapot lang setup nila, no? Tapos meron ditong bukasan kung saan pwede kang maghulog ng pagkain, di ba? Or mag-mist siguro. Ayan. Oh. So yun, setup na natin. Lalagyan ko muna ng styrofoam sa gitna. Ayan. Tapos, meron tayo ditong fake plant. Kuha lang tayo ng pwede natin itusok sa styrofoam. Ganun lang kasimple. Tapos, tusok lang natin dito sa styrofoam. Itong fake plant natin. Gugupitin ko lang itong mga nakalabas sa gitna, sa gilid. Para hindi istorbo sa pagbukas sa rano. Ayan. So, eto na. Tapos na yung setup ng ating dalawang enclosures ng Phidippus Regius. So, simple lang, no? Yung substrate, gravel lang. Walang halong cocopeat or Sphagnumos. Kasi mas sanay sila sa dry na habitat eh. Kasi sa wild, sa mga padel sila nakikita, sa mga padel, sa mga puno, ganon. Hindi sila sanay na humid yung environment nila. Basta daily tayong nagmi-mist sa kanilang enclosure, no? Araw-araw tayo magbabasa dito. Ayun, tapos dito sa taas, ay nilagyan ko ng maliit na tangkay ng fake plant para, ayun, para makagawa sila ng kanilang hammock dito sa taas. Kanilang magsisilbing lungga. Ayan, so yun. Simple lang, no? Yan, so ilipatan natin sila. Unahan natin ilipat tong female. Yan siya, focus natin. Ayan, no? Ang cute, di ba? So, ang mga jumping spiders, guys, ay malakas ang mga paningin nila kumpara sa mga tarantula na malabo ang paningin. So, eto na siya. Nag-go wonder na. Ayaw pa pumunta sa kanyang bagong enclosure, eh. Gusto pang mamasyal, eh. Parang sobrang pet niya eh, no? Parang nangangayayat. Actually, nagkaroon na ako dati ng kwan eh, ng jumping spider eh, ng illegal jumping spider eh, last year. Kaso, yun nga, na-expire, namatay siya sa katandaan. Maliit lang naman ang lifespan ng mga jumping spider eh, hindi ganun katagal eh. So, yun, lipatan natin siya. Ayaw pong umasok sa kanyang lungga eh. Ayun, oh, tumalon. Tingnan nyo itong male guys, oh. Nakapagsettle na agad, oh. Kumuha na agad ng hammock niya sa taas. So yan ang sinasabi ko. Sa taas sila gumagawa ng kanilang lungga. Kaya maganda itong enclosure na ito, di ba? So kailangan nating sirahin itong kanyang bahay. Ito yung sinasabi ko. Kapag top opening tapos yung alaga nyo eh, sa taas nagsisetup ng lungga. Yan. Nasisira agad yung kanilang pinaghirapan na lungga. Okay, meron ko naman bagong tirahan dito eh. Dun, sa loob ng bago mong tirahan. Yan. Oops. Nahila siya ng sapot. Sorry. Yan yung ating male. Parang kulay green yung kanyang fangs, no? Kaya kailangan ko siyang palipatin pa.
puntahin dun sa kanyang enclosure. Dun. Takbo. Huwag dyan. Akitin mo yan. Yan. Pataas, pataas. Sabi ko, akyat. Akyat. Tikas din ang ulo eh, no? Yan, akyat. So, yan na siya guys. Nag-wonder-wonder pa din, no? Kailangan niyang pumasok dito sa kanyang enclosure. Oops. Yan siya. Oops. Bintis. Dun. Pasok dun. Ayan. Diyan ko mag-setup sa tunay mong lungga. So, pasok na natin siya dito. Kaya na natin silang mag-settle. Nakalimutan kong i-mist yung loob ng kanilang enclosure. So, ayan. Misting lang muna tayo para meron silang mainom. So, yung female ay nandun. And so, hirap lang i-focus sa kanya, eh, no? So, ito guys, ang ginawa ko, nilapatan ko ng dry sphagnum moss dito sa kanilang ground para kung sakaling mahulog sila na paulit-ulit eh, hindi sila masasaktan, no? Kasi meron tayong caution ng sphagnum moss dito. Kasi ngayon nga, gravel, mga maliliit na batong ginamit ko. So, medyo masakit din kapag paulit-ulit silang nahuhulog, di ba? Baka ma-injured pa sila eh. Ma-deads pa sila, di ba? So, ayun, nasa taas na sila, no? Ito ang ating male, parang nag-umbisa na gumawa ng kanyang hammock. Tapos, itong female, asan siya? Ayun, no? Ayun siya. Nag-wonder-wonder pa rin siya. Itong female, sobrang payat, eh. Medyo nag-aalala ko dito, eh. Bale, yun guys, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. At salamat sa mga bumati, sa mga nag-PM sa aking kaarawan ngayong 11-11. Hindi ko na-reply lahat, pasensya na. Pero maraming salamat sa pag-alala. Maraming salamat at yun. Chill lang tayo lagi. Dito sa Schizo Pelma TV.